The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "To you who hear, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. To the person who strikes you in one cheek, offer the other one as well. And from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, be merciful, just as also your Father is merciful. Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kahapon ating narinig ang Magna Carta ng ating faith, ng ating relihiyon. Ngayon ay merong sinasabing mapapawaw tayo sa ating binasang Ebanghelyo. I think the Lord is not telling us in detail kung anong ating dapat gawin. But I think it is a kind of trying to have a change in the way we look at things. The world is so complex. Relationships are difficult. Life is fragile. And that is why we need today's gospel and why it matters. Pero it is not easy. So in other words, hindi din ni-discuss ng Panginoon paano ba natin ito gagawin. Kundi, it is an invitation for us to have a new perspective sapagkat napakahirap po talagang gawin. Kahit ako ay nag-i-struggle on a daily basis kapag ako ay nahaharap doon sa mga sitwasyon kung saan tayo ay macha-challenge. Example lang, love your enemies talaga. Aber, aminin natin, mahirap po na mahalin ng ating mga kaaway, lalong-lalo na kung matindi ang ginawa ng isang tao sa atin. Hindi po ba? In other words, sabi ko nga sa inyo, komplikado ang ating buhay. Hindi natin naiiwasan kung minsan ang manakit o tayo mismo yung nasasaktan. And we feel that, hindi po ba? Imagine, sabi dito sa ating Ebanghelyo, kung merong lalapit sa inyo at uutang, don't expect repayment. Teka muna, mapapakamot ka sa ulo, di ba? O di kaya kapag ka sinampal ka daw, o sampalan to, parang pelikula, eh, i-offer mo pa yung kabila. O katanga, o di ba? Di ba dapat self-defense yun eh? Parang you're going against the grain. You're going against your nature. You have to defend yourself. Dapat mo nga mahalin ang sarili mo. Didefendahan mo yung sarili mo. Pero the Lord is telling us something different, di ba? Kasi wala doon tayong pagkakaiba sa mga sinners nung panahon niya. Eh, pareho rin naman ang mga tao ngayong sa ating panahon, di po ba? So in other words, it is really difficult. Huwag ho kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa kung kayo nahihirapan at kayo nata-challenge sa mga sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon.
Perhaps we can look at it in another way. There are some themes that perhaps we can see in today's gospel. Una-una yung tinatawag nating tension. So in other words, talagang merong tension. Mapapaisip kasi talaga tayo. In other words, sa ating pag-iisip, ano ba? Papahihiramin ko ba ito without expecting up repayment? Sabi, kung kukunin daw yung iyong balabal, yung cloak mo, bigay mo pati yung tunic mo, you end up being, you know, you will be left out in the cold. Eh, in other words, may pagka-literal ang ating interpretation sa gospel, and there are no gray areas, di ba? Love your enemies, hindi ho madali yun. Magpapasampal ka dito, o tama na nga yun eh. I-o-offer mo pa yung isa. It's kind of, we will be conflicted in other words. But there is this tension. Yun ang sinasabi ng mga nagre-reflect din sa Ebanghelyo ngayon. Titingnan natin kung gaano ba kalayo yung gap ng ating mga prinsipyo, yung ating mga values sa buhay, doon sa ini-invite tayo ng Panginoon. Yun. In other words, we are trying to see, malapit ba o malayo ang ating buhay, ang ating salita, ang ating gawa sa gustong mangyari ng Panginoon. Maganda naman, di ba? Kapag nakita natin at face value yung gospel, ideal. Aywan ko kung napakinggan ninyo yung, o napanood nyo yung debate ni Trump at saka ni Kamala Harris. Maaaring sabihin natin na wala namang pakialam yan sa ating buhay. But merong consequences po yan, di po ba? Pero nakita ko lamang sa balita, but no one mentioned the values that are stated here. Ay, napakagandang platform, di po ba? Kapag ito ang ginawa ng mga politiko, ng mga leaders of the world. Pagka ito yung ginawa mong platform, medyo maganda ang iyong puhunan, but no one. It's about power. No? Tapos fina-fact-check nga, napakadali na ngayon mag-fact-check sa mga sinasabi ng mga politiko, mga celebrities. Sasabihin sa inyo agad-agad kung totoo ba yung inyong sinasabi o hindi. Kung halimbawa may magfa-fact-check sa akin, siyempre, ibabase lang naman nila sa Ebanghelyo, verified, di po ba? So there is tension always in our life as disciples or followers of Christ. Gaano ba kalayo ang gap? Next, ang ating behavior. Ano bang ating inaasal? Una-una, tayo ba'y nag-iisip? Kuminsan kasi, sa dami nating inaatupag, sa dami ng ating kabisihan, kuminsan hindi na tayo nakakapag-reflect, di ba? Ito ba yung gusto ng Panginoong gawin ko? Kaya ko ba? Kuminsan kasi, iisipin na natin, hindi ko kaya, napakahirap. Para sa mga santo na lang yan. Huwag ko kayong mag-alala. Kami nga po eh, mas sensitive pa dahil we live in a community, a religious community. Day in, day out, you know, we are in this minor basilica, we live as religious. Kung saan kami galing, we have different backgrounds, we have different values. May tension, di ba? And then we also make choices in life. Ano ba yung ating mga pinipili? Ang hirap, marami ho kasing pagpipilian, maraming alternatives. But pumapasok po ba itong values na nakasaad dito sa ating ebanghelyo, sa ating mga pinipili? The different alternatives that we sometimes, that are presented in our life. And finally, dun sa sinasabi, do not judge, do not condemn. Bakit? Sapagkat marami tayong hindi alam. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, ng bawat tao. Kuminsan, di ba, mangungumusta tayo, o kumusta na? Sasabihin ng ating kinakausap, okay lang. Hindi mo alam kung totoo bang okay lang. Kasi ang mga tao meron talagang kanya-kanyang struggles in life. And they also experience pain. Hindi natin alam. And that not knowing is, I think, the reason why the Lord is telling us, stop making judgments, stop condemning.
Yes, the things that are said in today's gospel are sometimes for us impossible to do. But we are being challenged. We are being asked to look at a different perspective. Maaring for us, it's impossible, it is difficult. Pero sinasabi ito ng Panginoon, mayroong reward at the end. Siksik, liglig, at nag-uumapaw. Yun, di ba? Is something for us that could motivate us to do what the gospel is telling us. Merong naghihintay na premyo at the end. Kumisang kasi nakakalimutan natin yun, di ba? Because the measure that we measure others, ayun din ang sukatan kung anong ibibigay sa atin ng Panginoon. So it's all not dark, it's all not pain, it's all not impossibilities. Bakit sasabihin ng Panginoon, di ba? Good measure and everything will be poured into your lap. Naalala ko tuloy yung experience ng isang madre, bata pa. Nagpunta siya sa Las Vegas. Alam niyo naman ang Las Vegas, hindi po ba? Nung panahon yun, meron pang yung tinatawag na, nung tawag doon, yung it's a casino thing. Eh, wala naman hong belo yung madre. So, tinry siya, kinibita siya ng kanyang mga kasama. Just to try, for curiosity's sake. Eh, nanalo. Manalo siya doon sa game na yun. At napakalaki nung panalo niya. Nag-bell doon sa pinaglalaroan niya at umaapaw yung mga tokens. So, hindi niya alam kung anong gagawin. Sabi niya, Lord, tama na, tama na. So in other words, it's something like that. No? You get a windfall if you're able to do everything here, or at least you try, if we are going to try the challenges presented to us today, maaring mangyari din sa atin yun. Di po ba? Maraming biyaya. Actually, marami naman tayo talagang biyayang natatanggap sa Diyos sa araw-araw. But you want something that is really exciting? If we can do this today, at least one, we can wait for that siksik, liglig, at nag-uumapaw.